की बतारा फ्रॉम द रॉकी। Hello po. First of all, congratulations. Ang ganda ng movie. Tsaka ang gagaling ng mga artists. Yung first question ko para sa iyo, Direk GP. So, since nagampanan ng mga actors yung mga characters nila at fit sila sa mga roles nila, curious lang kami, paano po yung naging casting nyo? Paano nyo sila napili to portray their respective characters? Una, si Denise, siya talaga ano dyan, siya talagang naka title role dyan sa Cara Cruz. So, from the beginning, siya talaga. So, nung tinanong ako nila boss, kung ano, tingin mo kaya na ni, ano, ni Denise. Ay, no, kaya naman po boss, sabi ko, na, subok ko na sa dalawang beses na nagpelikula, isang pelikula, isang series kami. So, siya talagang, ano siya, talagang para sa kanya yung Adela Lena. Si Adrian naman, may kwento behind sa pagdating ni Adrian, pag-land ng role kay Adrian, nagkaroon ng problema doon sa original na nakakast, pero kumbaga parang wala namang may gusto nung sitwasyon. And so nung naghahanap kami ng ano, ng character, ng artista para doon sa character ni na napunta kay character ni Marvin. Isa si Adrian sa lumabas na pangalan. And sabi ko, parang bagay sa kanya ha, sabi ko. Kasi naghahanap na kami ng replacement. So, nung lumabas yung pangalan niya, sabi ko, siya na, tawagan niyo na. So, yun, kaya nag-land naman kay Adrian. Si Ali naman, yan, dahil nga kay Direk Brillante, nasa meeting naman kami ng ano ng Viva Artist Agency kasi co-manage din siya ng Viva Artist Agency. So napag-usapan namin, naghahanap ako ng psycho, gusto ko ng bago bagong mukha. So ipresent sa akin yung mga bagong artista and sabi ko ba dito sabi ko, and then nakita ko naman yung background niya, may theater background siya, so sabi ko sige, game tayo. And then si Alona naman nakatrabaho ko na yan eh. So ayun. Nakatrabaho ko siya doon sa isang project ko sa Purification. So nung naghahanap ako doon sa character niya, sabi ko si Alona tawagan niya na. So next question ko, thank you Direk. Next question ko para kay Ali. Since ito yung first movie mo sa Viva and sexy na kagad, can you share us ano yung mga naging tips or guides sa'yo ni Direk and yung mga nakasama mo mga veteran actors sa Hubaran like si Luis and si Denise, ano yung mga naging tips or guide nila sa'yo while doing sexy veteran characters? Sexy roles? Si Direk kasi parang ginaguide niya ako kung ano talaga si Ramil dun sa story. Sabi, tinutulungan niya ako kung paano ma-pull off yung magandang acting. So, tapos kapag may kulang, sa tingin ko naman na may kulang ako, tinatanong ko si Direk, Direk, okay ba tong atake na to or ito? Si Dennis naman, madami niya na itulong sa akin kasi magaling siya, magaling talaga yung, magaling yung acting niya. So nadadala rin ako sa mga ano niya. Kay Sir Adrian naman po, parang hindi po kasi kami nagka-eksena. So far, last question ko na lang para kay Denise. Ayun, Denise, ang galing ng character mo dito at na-portrol mo both sila Lena and Adele. And can we ask lang, sino naging inspiration mo sa mga actresses? Kasi before may mga magagaling na actresses din talaga na gumanap ng mga dual characters. So ikaw ba, meron ka bang personal inspiration or peg sa mga actresses? Siguro meron po. Nung bata ako, lagi kaming nanonood ng teleserye. Mahilig po kasi kaming manood ng teleserye nung mama at papa ko po. Siguro idol ko po si Angel Oxine. Wow. Yung mga ganun, Bella Padilla. Nice. JC Santos. Yung mga ganun po. Sila po. Okay. Thank you, Denise. And congratulations po. Thank you. Thank you. That was Rocky Batara of Runner Rocky. Up next, we have Arch Kilia of Abandoned Tonight.